Laba-laba. Ang aking nadarama, iniisip at minamahal. Okay, sapat. Sige, kaya mo yan. Magandang morning sa inyo. Mr. Disco. Sige, kaya mo yan. Ihapaw mo pa. Ayan, ganyan. Ganyan. Naalala niyo, Gardo, ito yung 80s OPM hit, hindi ba? Correct. Mr. Disco, ni Miss Manny Reyes yan. O, di ba? Nandas makaprobak. Saglit, parang ba't Ba't parang live na kinakanta? Ba't parang andito lang? Parang ganun? Aba, syempre naman. Dahil nandito talaga si Miss Manilyn Reyes! Ano ka na parang eh? Siya ka na Mr. Disco. Mr. Disco Man. Hello! Disco, oh disco, Mr. Disco Man. Mr. Disco Man, yun ang ganun lang. Disco, oh disco, Again. Mr. Disco Man. Mas malalang ito ang kaunahan. Lagi kong pinapangarap ang ika'y makasama. Woo! Yan, 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 yan. Oh, igiling mo ba yan? Yan, yan, yan. Igiling mo ba yan? Yan, yan, yan. Nakwa! Ang tinaguri ang star of the new decade, Miss Manilyn Reyes! Thank you! Ate Manel, welcome sa yan ng morning! Thank you yan! Good morning sa inyong lahat! Good morning! Masarap tong kanta! Siyempre, maraming nagbabalik alaala sa pagkanta mo yan. For sure, lahat nakaka-relate talaga. Ay, ganun! Pero today, siyempre, may ibang moves naman tayong pag-uusapan. Alamin natin yung mga mommy moves at diskarte natin sa mga buhay. Siyempre, meron pa tayong isang bisita. Ha? May isa pa? Ito naman ang 90s icon ng bago ding mommy to katulad ko. Tawagin na natin, Aramina! Yay! Hi, Mr. Disco. Antara! Hi, good morning! Good morning, may dala ko. Hi, Miss Aramina. May dala. Na binay kong cookies. Ay, parang gusto ko yun. Cranberry oatmeal cookies, ang aking bestseller. Ang masarap. Ayan. 1, 2, 3. Eksakto, sa inyong tatlo. Hindi, hindi. 1, 2, 3. Ano to? Okay. Alam mo, mas masarap to kung may panulak. Uy. Oo naman. Kailangan gawa natin ng panulak, di ba? Kaya gagawin natin yan sa pagbabalik ng... Yan ang morning! Come on! Nagbabalik ang Yan ang Morning at para mas ma-enjoy natin itong pasalubong na cookies ni Ara, aba nakaisip ako na kakaibang shake ang gawin natin. Para partneran yan, ang corn and pulveron shake with choco peanut candy. Wow! Sarap? Oo! Kaya gawin na natin. Ngayon ko lang titik. Agad-agad rin na. So first, naglagay tayo ng ice. Okay. Ice. Gaano karami? Lahat? Lahat. Lahatin mo. Ay! Lahat! Pwedeng lahat, pwedeng hindi. Okay. So habang nilalagay natin tong ice. Ice muna. Ice muna. Okay. Biblender na natin yung ice. Ay! Ang bilis sa'yo. Ang bilis na na. Pwede na. And then, after nyan, kung mara nakasunod kayo, nakasunod naman kami. Ilagay na ilagay na natin itong corn. Corn. Well, ito yung nasa lata lang na corn. So, madaling hanapin. And then, yung milk. Milk. Wow, sarap. Milk. Ito yung syrup natin. Sugar syrup. Siyempre, at ito ang kakaiba natin gagawing twist. Lalagay natin yung pulburon. So, yung pulburon na to medyo matamis na. Meron pa tayong sugar syrup. So, dahan-dahan lang siguro. Sa mga hindi, yung ano namin, chef namin dito, adik ko siya. Hindi slow stock siya. Hindi siya kailang sa sweets. Masyado. So, mix lang lahat. Ayan, ang bilis. Ganyan ba talaga mag-mix? Tumasayaw. Ganyan pala dapat. Tinasayawa. Paano yun? Mahirap. Ganyan talaga dapat, Miss Angki. Lang tayo humugot ng lakas. Ito lang talaga. Ayan. Ito yung pinakamalakas niya. Ayan. So, ayan na. Ilalagay na natin dito. Uy, ang bango. Ba't ang bago? Ganyan sa amin. Ay, ako ba to? Ay!
kahit kaya. Talaga? Yan ang laging ginagawa mo sa akin. Oh, eto na yung twist dyan. Etong choco peanut natin, ilalagay lang natin sa pinakaibaba. Oh, tuloy, tuloy. Walang nangyari. Walang nangyari, ate. Tuloy. Tuloy ang laban. Sorry, ate. Ang dami nung kay Miss Manilyn. So, ayan, ready na ang ating... Konting dahon-dahon. Oh, walang nangyari. Yay! Yeah! Oh! Alam mo, para mas masarap to, tikman natin. Okay. Diabetes. Ay, pahingin tasa. Wala. Oh, okay na eh. Oo si nga ano. Eh. Gagawin ko nga ito sa bahay. Ang sarap. Ang sarap, di ba? Miss Manilyn. So, Ara, itong mga cookies mo, paano mo naisip na gusto mo mag-business at paano napunta ka sa sitwasyon na gusto mo na siyang ibenta? Ay, wala. Parang nung una, ano lang, hobby-hobby lang. Mm-hmm. Then, nung natikman na nila, parang naiiyak na sila manghingi at magpa-bake. Hanggang sa, order na lang kami, magbenta ka na, ha? Order? So, ngayon, tumatanggap ako ng orders online. Ganun. Ah. Oo, online lang siya. Hindi ba mahirap para sa'yo kapag maraming orders, tapos ikaw lang ba mag-isa lahat gumagawa? Ako lang mag-isa, pero may taga-prepare ng ingredients, tapos imimix ko siya. So, madali naman, pero depende sa schedule. Mm-hmm. Ang maganda lang sa online, pag may schedule ako, hindi ako ma-accept ng orders. Oo. So ngayon, pwede ako umaccept ng orders. Tsaka sarili mong time, ano? Mm-hmm. Sariling time. Kasi pag may shop ka na, parang obligado ka na, tsaka kailangan mo na ng baker. Si Ate Manilyn, kakaiba. Ano? Oo, kakaiba talaga. Ang ginawa mo sa akin ngayon. Sa case niya, yung asawa niya yung mas mahilig magluto para sa kanila. So, si Aljon po talaga ang mahilig magluto. Ano yung pakiramdam na nag-iisa kang babae sa inyo? Parang ikaw lang ang apple of the eye nila na parang ikaw lang ang queen. Babae sa inyo. Alam mo, queen! Di ba? Reina. Pero alam mo, maswerte ako kasi yung husband ko talaga, mahilig siya talagang mag-serve. Mahilig siyang mag... Kahit yung pag may mga bisita, gusto niya siya ang nagsaserve talaga. Oo, magaling magluto. Ay, halata naman, di ba? Anong pinaka-favorite mong niluluto ni Kuya Anjo? Si Aljon kasi, mahilig siyang... Nag-fa siya yung Vietnamese na sabaw. Wow. Yung noodles, oo. Wow. Tapos meron din siyang paella, meron din siyang yung mga parang curry na ang sarap eh. May mga pagkakataon pang nagre-request ka sa kanya, bawa pagod ka sa trabaho, tapos naglalambing ka. Ano yung food na nilalambing mo? Actually, lagi ako naglalambing. Alam na, alam mo naman. Pagpagkain na, the morning show ito! Sabaw, hindi totoo. Sabaw, yun nga, yung ginagawa niyang Vietnamese soup. Tapos, kahit yung simpleng sinigang, sarap. Ang sarap niyang gumawa. Talaga. Di ba mahirap para sa'yo na, ano kaya mga tips na maibibigay mo sa mga mommies na nasa bahay na gusto rin magtinda through online? Mahirap ba to? O... Hindi, madali lang. Ang social media naman ng ngayon, madali So, sa Instagram, di ba? Pwede ka na mag-accept ng orders. Lagay mo lang yung contact number mo or email ad. Ganon. Kung ano yung hobby nyo, gawin nyo na rin business. Oo, nakaka-help din siya. Tsaka naaliw-aliw kapag nasa bahay ka. Gawing hobby yung Anong hobby mo? Ha? Tumakbo. Mga marathon, paano, ganyan. Paano ko gagawin business yun? Paano ko ba gagawin? Sasali sila sa mga marathon, tapos mag-register lang sa akin. Ayun! Pwede, oo. Diba? Pero aside naman dito sa mga cookies, meron pa akong isang online business. Ano yun? Yung Ara Secret. Ara Secret? Ano siya, mga beauty products siya. Na pampaputi, ganun. Tapos yung mist scrub, ganun. Ay, kailangan ko yan. Kailangan mo yan? Mm-mm. Tapos may hair treats pa ako. Uy, galing ah! Aray, di ba? Naku, marami pa tayong pag-uusapan. At dahil gusto naming mas makilala kayong dalawa, alagpadala kami sa kanila ng mga bagay na nakapagpasaya sa kanila, naging inspirasyon para sa kanila, o alaala nila bilang isang ina, asawa, at bilang isang babae. Ay. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Yan ang Morning! Nagbabalik ang Yan ang Morning. May nalaman ako
na magpinsan pala itong dalawang ito. Yes! Oh, pero ano, malayo. Malayo na. Oo. Malayo na hindi talaga. Hindi alam ng iba. So, oo, ngayon alam na nalaman. Nila. Yan, mga lola namin actually sa yung, Cebu. Oo, magpipinsan. Ang galing, no? Oo. Eto na, sa loob nitong dalawang kahon na ito, may nakalagay ng mga favorite things ninyo. Uy! Excited na ako makita kung ano yung mga nasa loob niyan. Kaya, simulan natin. Ate! Okay. Una, syempre, sobrang luma po ha, talaga. Kasi ito talaga yung makikita nyo sa bag ko. Mm-hmm. Dala-dala ko ito lagi. Rosary. Saan galing itong rosary na ito? Actually, bigay yan ng isang priest sa school, sa San Bedas. Napakatagal na yan, everyday kasi po akong nag-rosary. So, dala-dala ko siya kahit saan. Ano tayo? Kiara naman. Ito, inside of this paper, yung first cut ng hair ng baby ko, nasa wallet ko lang siya. Bakit mo kinip tong buhok na ito? Sabi nila kasi, di ba, kailangan i-keep mo yung first cut ng nails. Lahat sa akin, ganun din. First cut ng hair. Ay, hindi ko alam kung anong meaning, pero hala, ano. Hala, saan ko ba nalagay yung kuko ni Sia? Ayan na nga. Tinapon mo ba? Ayan na nga. Natago ko lang diba? Yung pusod. O, oh, ayun, ganun. Ganun yung din naman pusod, talaga. Yung ipinihintayin ko na lang. Oo, oh, kasi nagpaano rin ako eh. Yung sa yung cord. Oo, yeah. Okay, second picture. Ito, so, yung rosary ko, nire-remind ako na tumawag sa nanay, kasi nanay din ako. At alam niya ang nararamdaman ko. Oh, alam mo yan! Alam ko! Yes, tapos actually, ang makikita ninyo talaga sa bag ko lagi, yung travel companion ko na prayer book ko ito, bigay sa akin ng asawa ko a day before akong nanganak sa youngest ko. Wow. So, meron siyang dedication dyan, gano'n. Ayan, chismosa ko, tinignan ko daw. Oh, ay, ganyan ka naman talaga. Kahit oh, ang sweet. Tapos, kasi hindi naman alam ng mga tao na nagkatrabaho kami before ni Ate Manilyn, pero nila alam yung connection nating dalawa. At ako ang success sa lahat. Lahat, oo. Alam nyo na! O, tapos, Santo Niño, kasi syempre po, devotee po ako ng Santo Niño kasi nasa Cebu ako, simula ng bata ako. And then, Family picture. Alam na alam nyo po na luma, ano, kasi, tina mo, may pinagdikitan. kasi dinadala ko to lagi. Nire-remind ako na ang love dapat dinidistribute. Mm-hmm. Hindi lang sa sarili mo, sa asawa mo, pati sa mga anak mo. Naku, ito na nga ate, paano mo na didistribute ng tama at pantay-pantay ang pag-aalaga mo sa apat ng lalaki sa buhay na ito? Alam mo, once na maging nanay ka at maging asawa ka, malalaman mo kung paanong magagawa lahat at kaya mong gawin lahat. Binibigyan ka talaga correct. Ng gift na gawin yan. Tama. Pero first, you have to love girl yourself. Power. Kasi kung hindi mo love yung sarili mo, hindi ka rin makakashare at makapagbibigay ng yes. pagmamahal sa ibang tao. Tama. May favorite ka ba sa kanila? You don't play favorites lalo na sa mga anak mo. Mm-hmm. Merong bata na mas kailangan ang mas iba ang pangangailangan, iba't iba ang pangangailangan, hindi ho ba? Pero kung sasabihin mong personal na mas gusto ko sa ganito, hindi. Pantay-pantay mong mamahalin 'yan. Yes. Huwag kayong mag-alala, ha? Pantay-pantay. Ay, ano? Meron na ba? Meron na ba? Hindi, kinakausap ko lang. Napag-iwa ba sila? Pantay-pantay kayo, ha? Miss Hazel, Miss Aramina. Ako, eto, mittens. Uy! Ang swerte sa akin to. Basta sumali ako sa isang game show din. Tapos ito na yung ganyan-ganyan, habang naglalaro ako. Tapos nanalo akong 1 million. Oo, oh, oh, wow. Sobrang naging lucky siya. Tapos even if I have transaction business, na minsan hawak ko lang din nila, alam niya hawak ako. Tapos nag-good, hindi ko lang alam. So parang naging memorable. So ibig sabihin, isa lang sa nagpapatunay na yung mga bata talaga kapag dumating sa buhay natin, napakalaking biyaya at swerte talaga. May hatid na diba? Swerte. Tapos yung ako naman, yung fifth ko na item na pinadadala na hindi ko lang nubad, na laging nasa akin, parang feeling ko hindi ako kompleto, yung wedding ring ko, syempre. Mm-hmm. Kasi nire-remind ako dun sa love na ibinigay ko at sa love na ibinigay sa akin. Kasi ang love... Hindi ako makaka-relate dyan. Sorry naman, Inzo. Hindi, ang pagmamahal kasi, privilege yan eh. Privilehiyo mo yan na magmahal ka ng ibang tao at mahalin ka rin in return. Kaya reminded ako lagi na kung gaano ako kaswerte dahil ang asawa ko ay napakabait. Oh, alam mo na yan. Alam mo na yan. Suot niya rin eh. Oo, di ba? Hindi talaga natatanggal yan. Tayo. Sabi mo na ano ka, hindi ka makarelate. Bakit hindi ka makarelate? Uy, ah! Hindi ko alam, wala akong alam eh.
Anong meron? Hindi, kasi single mom ako. Single mom ka ba? Ayun na, ayun na tuloy. Hindi, okay lang. Oo, one year and 2 months. So, bilang na bilang ah. Oo. Wala na bang chance? Hindi ko alam sa kanya. Di ba mahirap na ang liit pa ng anak mo? Ayun naman ang okay. Kung magkaibigan ka, minsan kasi yung mga bagay talaga na kung hindi talaga nauukma para sa isa't isa, minsan kahit anong pilit mo, wala In good terms naman kami. Tsaka wala naman siyang girlfriend sa pagkakaalam ko. Baka kayo talaga. Ending. Ano yung next item mo dyan? Next item, well, sinabi ko itong cellphone kasi syempre pinanganak yung anak natin sa generation ngayon. So hindi na uso yung mga pictures. So lahat aray ng pictures. Aray ko naman, parang lumanganong sa akin. Pinaparingan yung isang picture. Pero hindi actually, kahit sa cellphone ko din, puro nandito siya lahat. Andito na lahat kasi. Parang hindi mo na kailangan kasi pag pictures pa, pa-develop mo pa, di ba? Parang may nakita pa akong ano dyan. Ah, ito. Ayan. Sa mga fungsoy-fungsoy. Pang paano daw yan? Sabi, lagay lang doon sa wallet. Tapos lagi lang siya forever sa wallet ko. Nung nakuha ko to, nanalo akong best actress nun eh. Oo, tapos kinip ko na lang siya hanggang sa, ano, nandiyan pa rin. Oh, so mga ano na to, 16 years. Sinong nagbigay sa'yo niyan? Friend ko. Oo. Parang mga anting-anting pala yung mga... Hindi naman anting-anting. Alam mo, kanina, sabi mo kanina, parang, ay, ako, hindi ako makarelate dyan. Kung mayroong isang kanta na gusto mong kantahin tungkol sa pag-ibig, ano kaya yun? Naku! Ano to? Ladies and gentlemen, Aram Mina. Ayan, pwede bang ano? Sayang na sayang na ang pag-ibig ko. Tama ba? Oo, tama yan. O, sige na nga, habang pinaghahandaan mo yan, at nanamnamin namin ang boses mo mamaya sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Welcome back sa Yan Ang Morning at kasama pa rin natin sina Manilyn at Ara. BFF. Yes. Uy, eto na nga. Merong, hello, kumusta kayo dyan? Merong phone in question yung isang kaibigan natin dito na may, yung kausap niya, eto kinakausap niya ngayon. May gusto lang daw tanungin kay Miss Ara at kay Ate Manilyn. Ano yun? Ate, ano yun? Ano ba yun? Ano daw? Ang hirap nung tanong niya. Ano yun? Naku-confuse daw kasi siya dun sa love life niya right now. So, uy, ang tanong niya na kailangan mo na rin sagutin, BFF, Miss Manilyn and Miss Ara. Parang hirap niyan. What is love? Ay! Hindi, ano ba? Love. Ayun na. If you love someone, set him free. May pinagdadaanan po siya? Hindi, pinapatawa ko lang sila. Okay naman na ako. Ano bang, bakit ba confused saan? Ay, bulong mo ate, bakit confused? O, ayun daw, hindi niya raw alam kung sasagutin niya daw ba yung matagal na nililigaw sa kanya o yung crush niya ngayon. Eh, yung crush ba niya ngayon, nililigawan siya? Oo naman. Patay na daw. Ano ba? Patayin! Bubay, sige, ganito na lang. Sige. Ano ba ang love para sa'yo? Acceptance. Uy! Oo, you have to accept all tama the... Tama ka. Oo, lahat. Tama weaknesses and the strength of that someone. Uy. That is love. Uy! Diba? Ang ganda nun. Ikaw, ano but, naman ang love para sa'yo, ate? Ang ganda ako dun. Yung love, alam mo, kapag meron kang gustong sabihin sa kanya, pero hanggang ngayon, parang gumaganon pa rin yung throat mo, yung parang, hindi mo. In love na si yan. Ate. Love yan! Pag hindi mo ma-explain mabuti, gusto mong sabihin, pero parang, love yan! Kaya naman nakatatlo ka talaga eh. Ikaw naman, Ara, ano ang love para sa'yo? Ay, pag-ibig. Ayan na nga ba? Hindi, ang love sa akin, love conquers all. Kumbaga, mahirap. Hugot? Hugot ito. Hindi, basta, yan, love conquers all and love unconditionally. Oo, especially sa anak mo, ayun. And kung sa husband mo, kung may husband ka, diba? Actually, ano, ma-add ko lang, no? Yung love nga kasi, like I said kanina, privilege yan. Binigyan ka ng chance na umibig at ibigin. Mm-hmm. Whether naging maganda or hindi, ang kinalabasan nung pag-ibig o pagmamahalan na yon, umibig ka pa rin at inibig ka pa rin. Mm-hmm. Diba? Yeah.
kaya... Yeah. May segue ako doon. Huwag kang mag-alala, Ara, dahil buti naramdaman mo yan. Kasi hindi mo mararamdaman ang totoong pagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Iyo. Ay! Ayan! Alam mo, ikaw talaga si DM. Ano ba nangyayari sa inyo? Ayan. Ikaw pa, ikaw talaga si Miss MD. Miss Disaster. Correct. Nahawala ko sa'yo, ha? Flowers for you. Ay, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Dito tayo? Dito po. Alam mo, nakakahawa si Yan. Uy, ate, hindi ah. Maraming salamat sa'yo, ate. Yay! And of course, Ara, thank you. Thank you. Baka meron kayong gusto i-promote, lalo na yung sa online ng mga cookies mo. Paano kami makaka-order sa'yo? Yes, just follow my Instagram, Hazelberry by Ara. Hmm. And my Instagram is Real Ara Mina. And yung Ara Secret, Instagram din niya, Ara Secret. Tapos they can call 0917-845-0579. And meron akong website for my Ara Secret, arasecret.com. Yan, pwede kayong umorder. We ship worldwide. Oy. And yung cookies, pwede rin iship nationwide lang. Hindi naman worldwide. And, ate, ay. Lasa lang, meron akong bazaar sa Open Kitchen, UP Town Center, June 17 to 19. Pwede kayo mag-pre-order, so pipikapin nyo doon, kasi Daddy's Day out yon. And you can buy my Ara Secret products 20% off. Wow! Very good. Malapit lang yun. Ate Manilin! Ako naman, Pepito Manaloto, tuwing Sabado po ng gabi. At maraming salamat din po sa mga nanood ng aking guesting sa Poor Senorita. Si Madam Aya, thank you po sa inyo. Yay. BFF! Yes, of course. Salamat din sa ating mga studio audience from Piñahan Elementary School Faculty Teachers, headed by Miss Paz Ramirez. Hello, Madam Paz. Hello. Iba't iba man tayo ng karanasan at pananaw sa pagiging isang ina, iisa lang ang masasabi ko dyan. Ang pagiging nanay ay isang karir na dapat at kailangang karirin. At syempre, alam naman natin, tayo mga nanay ay hindi talaga biro ang pagiging isang ina. Kaya naman, kapag binahal ka ng magulang mo, dapat mas mahalin mo yan. Dahil ang pagiging ina, the mere fact na may nanay kayo, priceless yan. Kaya sa lahat ng mga nanay, saludo po kami sa inyo. At naniniwala ako na sa bawat nanay may kanya-kanyang signature move. Kaya, ipakita na yan. Direct, music! Agad, agad. Yes! Yun! Ay, babago muna natin ito. Kailangan niyo po. Kailangan. Sige, mother. Kaya mo yan. Get ready. Yan! Ano ba yun? Ah! Oh! Yan. Yan? Magkita-kita ulit tayo dito lang sa Yan Ang Morning!